Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Rene Bueno at muli tayo po ay may pag-uusapan tungkol sa different options na available upang kayo ay makapunta sa Canada and make this country as your permanent home. So allow me to cite with you 4 different options, no, under one umbrella. And the first option that I will discuss with you very briefly is the family sponsorship. One must be a Canadian citizen. Ito yung mga dating Filipino citizen na after staying for so long in Canada ay naging Canadian citizen. Pangalawa, kung ikaw ay immigrant, pwede ka na ding magpetisyon ng iyong kamag-anak, yung mga immediate members of your family papuntang Canada. At syempre, ang requirement dyan, dapat at least 18 years old na yung petitioner at meron kang financially, at ikaw ay financially capable to support your family member. At sino-sino ba yung pwede mong ipetisyon para makapunta sa Canada? Siyempre, yung asawa. Whether legally married ka or under a live-in partnership, yung tinatawag na common law partnership. At pangalawa na pwede mong ipetisyon, siyempre, yung iyong parents, grandparents, at lalong-lalo na yung iyong mga dependent children. Yan ang mga pwede mong dalhin sa Canada upang iyong makasamang muli kung ikaw ay isa ng Canadian citizen or immigrant sa Canada. So another option for you is the investor category. If you are capable of buying an existing business in Canada or putting up your own business in Canada, then this investor category is a good option for you to become a permanent resident or a Canadian citizen. It requires that you have at least 200,000 Canadian dollars and a net worth of roughly 300,000 Canadian dollars. So dito marami din nag-a-apply dito because once you qualify for the investor category, then you can immediately file an application for an open work permit pending the release of the visa decision. At pwede mo na kagad dalhin yung iyong mga immediate members of the family and then start working on the establishment or opening up of your own business in Canada. Okay, yung next category sa listahan natin ay yung mga economic immigrants under the category of economic class. Sila yung mga taong iniimbitahan ng Canadian government because of their skills. Sila yung mga skilled workers, business migrants, at yung mga nominees under the provincial and territorial nominee program. Dito, they are being assessed based on their age, education, work experience, and their language ability. So kapag pumasa sila dyan, because this is a point system, sila ay iniimbitahan ng Canada upang maging immigrants. Ang one good example of the economic class ay yung express entry program. Kaya doon tayo pupunta ngayon, doon sa mga estudyanteng nag-participate sa work and study program, sapagkat doon ay nakakapag-accumulate ng required number of points to qualify for immigrant visa mga estudyante after they have completed their diploma program and have that 1 year full-time of work experience within the territory of Canada. Okay, nandito na po tayo sa pinakahuling option dito sa aking listahan on how to make Canada as your permanent home. Ito po yung tinatawag nating work and study program na kung saan after completing a 2-year diploma program, ang estudyanteng makakatapos ay mabibigyan ng open work permit valid for at least 3 years. At kapag siya ay nakakuha ng at least 1 year of full-time work experience within the territory of Canada, then he may qualify for the express entry program. Sapagkat meron ka ng diploma, meron ka pang 1 year full-time experience, and presto, you may file your application for immigrant visa. At hindi lang naman ikaw ang pwede mag-file dyan. Pwede mo nang isama ang iyong asawa at mga dependent children. So sa loob lamang ng mahigit 2 taon ng pag-aaral at makakuha ka ng 1 year full-time work experience, then presto,
pwede ka na mag-apply ng immigrant visa. Di ba, napakadali? So, sa aking mga kababayan, kung kayo po ay nagbabalak, ito po ang number one recommendation ko sa inyo, lalo na kung kayo po ay between 18 years old hanggang 35 years old, napakagandang pagkakataon para ikaw ay maging permanenteng residente doon sa Canada. Kung kayo po ay meron pang karagdagang katanungan dito sa aking mga ipiniliwanag na mga options para maging permanent resident in Canada o gawing permanenteng bahay ang Canada, kayo po ay aking inaanyayahan na sumulat or mag-send ng inyong resume dito sa www.apply.studyabroad.net.ph/Canada. Muli, ito po si Attorney Rene Bueno, ang presidente ng Counselors for Immigration and International Studies. Sana po kayo po ay mag-subscribe dito sa aking YouTube channel upang magkaroon kayo ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa Canada, Australia, New Zealand at maging ang USA Study and Work Program. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat.